Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Q1 Bonsai Journey. Ngayon sa video ito ay samahan nyo akong i-wire ang mga sanga ng punong ito na kailangan kong i-wire, at saka putulin rin yung mga ibang sanga na tama na yung kanyang laki. Gaya nito, ito putulin ko na yan, at saka ito putulin ko na rin yan kasi tama na yung mga laki nila. Pakita ko lang yung mga ilalim ng ating puno. Ito siya. At saka ipakita ko rin dito sa video ito yung itsura niya dito dati. Yung itsura nito dati ay di ganito. Bali ito lang yung given nung itinayin ko. Ito, pinatubo ko na nito at saka pinalaki. At saka ang sanga ito, pinatubo ko ito. Kaya lang nasubrahan yung laki niya, pero okay lang yan. Habulin ko na lang yung laki ng mga sanga niya dito. Ito, palakihin ko dito para humabol yung mga laki ng mga sanga dito sa mga ibabaw. Para proportion pa rin siya sa sangang ito. Ito. So palakihin ko mga sangang iyan para proportion siyang tingnan. Para maganda siyang tingnan. Kasi pag di ko kasi ito pinalaki ang mga sangang ito ngayon, ay pangit siya. Malaki dito, saka doon, sobrang liit na nila. So palakihin ko pa yan. Kaya i-wire ko yan para ahayaan namang mag-wild uli ang punong ito. Para ang bandang dito sa may itaas ay humabol yung laki nila. Kasi masyado pa silang maliit ngayon. Ayan siya. Tingnan lang natin doon sa likod. Mamaya pagkatapos ko itong i-wear, ipakita ko rin yon sa may bandang likod. Dito sa may bandang gilid, pwede ko ngayong ipakita. Ito siya. Ipakita ko lang mamaya yung kanyang likod. I-wire muna natin at saka putulin yung ibang sanga. At saka may tanggalin pala akong sanga ngayon. Ito. Pakita ko. Itong sangang ito, ito. Hindi siya makita. Ito. At tanggalin ko to. Kasi pag lumaki isa nito sa kanilang dalawa, ay magsiksikan na to sila. So tanggalin ko na lang ito. Pero ang tanggalin ko sabi ito, ito yung palakihin ko. Kasi tingnan nyo, may sanga ako dito. So pagda dito may sanga rin ako. So masyado na sila magkalapit. At saka dito may sanga. So tanggalin ko na lang isang ito para di sila masyado magkalapit. Kasi pag lumaki ang mga ito, ay halos magkatabi na lang sila. Ito ang itira ko. At saka mayroon naman doon akong sanga sa likod. Kaya ito ang panatilihin ko. Ito ang tanggalin ko. Ayan. At saka ito rin, tanggalin ko to. Marami akong tanggalin ito ngayon. So, umpisahan muna natin i-wire ang punong ito. Putulin ko nito. Ayan, naputol na. Saka ito, yung sinabi ko kanina na putulin ko na rin. Putulin na natin ito. Ay, pakita ko lang sa inyo doon sa mga bandang likod para makita nyo kung bakit ko to putulin. Kasi dito, medyo magkalayo pa sila pa. Pero pag doon sa likod mo tingnan, magkalapit na talaga ito sila. Pag lumaki ito, check na. Magkadikit na to, ang dalawang ito. Pakita ko muna doon sa may likod para makita nyo. Ito, tingnan nyo. So magkalapit na talaga sila. Ang sangang ito, ito, ito at saka ito, magkalapit na talaga sila. Pag lumaki ang mga yan, didikit na ang mga yan. So kaya tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito ngayon. So ang itira ko na lang ang sangang ito at saka ang sangang ito. Para kung lumaki man sila ay di pa rin sila magkadikit. So tanggalin na natin. Putulin ko na. Doon ko lang sa likod putulin, masyadong mahirap dito.
So ayan, natanggal na. Ito pa, tanggalin ko pa to. Ayan na, natanggal na. So nung tinanggal ko yung isa, ha, tingnan nyo, gumanda na siyang tingnan. Di na siya masyadong crowded. So ayan, umpisahan ko munang iwer ang mga sanga nito. Kapag lumaki na ang mga sanga nito, yung mga iwer ko ngayon na mga sanga, pag lumaki ang mga ito ay, at saka proportion na siya, ay gaganda na ang punong ito. Ito, ang sangang ito, tanggalin ko. Nasa ilalim na siya. Yan. Ito rin, ang sangang ito, tanggalin ko rin. Dahan-dahanin lang nating event, wag nating biglay. Para di siya maputo. Yan. Balikan lang natin yan mamaya. Ito na muna tayo siya. Yan. Balikan lang natin yan mamaya. So i-wear ko lang muna yung ibang mga sanga nito. May mga tinanggal akong mga sanga dito, ipakita ko lang mamaya, pagkatapos kong maiwear itong lahat. Marami akong tinanggal dito. Iwear ko muna to lahat, pagkatapos nito ay ipakita ko yung mga tinanggal ko na mga sanga. Ito na ngayon ang itsura ng ating puno matapos kong na-iwear yung mga sanga na dapat na iwear, at saka matapos ko ring tanggalan ng mga sanga ang mga ito. Marami akong tinanggal dito ng mga sanga, di ko na lang pinakita sa ating video para di na humaba ang ating video. Ipakita ko lang yung mga pinagputulan ko ng mga sanga. Ito, nagputol ako dito ng malaking sanga kasi straight siya at saka di ko na kayang iwear. Dito rin, nagputol rin ako dito, tinanggal ko kasi nasa loob na siya. So may sanga naman dito sa itaas kaya di ko na to kailangan. Ito lang ang kailangan ko. Bali ito yung papuntang harap. Dito, nagtanggal rin ako dito ng isa pang sanga. Malaki rin ang tinanggal ko dito. At saka ito, tinanggal ko to, ang isang ito rin, tinanggal ko rin yan, at saka dito sa may bandang itaas dito nagtanggal ako, ito tinanggal ko yan, at saka yung isa doon, tinanggal ko rin yan.
Ikutan natin ang ating puno para makita din natin doon ang yung mga pinagputulan ko ng mga sanga. Nagbawas ako ng mga sanga nito kasi masyado na siyang crowded. So pangit na silang tingnan. Pag tinindan mo kasi yun sa ilalim, pangit na siyang tingnan. Masyado na siyang crowded. So kaya nagtanggal ako para gumanda ang mga sanga natin. Ito ngayon, tingnan natin yung gilid ng ating puno. Ito yung side view ng ating puno. Ito siya. Saka tingnan din natin doon sa mga bandang likod. Ikutan natin yung ating puno. Ito yung kaliwang bahagi ng ating puno. Ito yung side niya. Ayan. Makikita niyo ito, yung pinagputulan ko. Ito yung pinagputulan ko noon nung pinalaki ko ang sangang ito. Pinalaki ko muna ito. Nakita ko. Ito. Pinalaki ko muna to. Anong malaki na siya ay pinutol ko siya dito. At saka pinatubo ang sangang ito at saka ang sangang ito. Ito, nung malaki na ito, pinutol ko siya dito. At saka pinatubo ito. Ito, sangang ito. Yan. Nung malaki na siya, pinutol ko naman siya dito ngayon. Pinutol ko na siya ngayon dito kasi malaki na siya. At saka dito naman sa kabila. Tingnan natin. Ito rin, itong pinagputulang ito. Nung malaki na ang sangang ito, sa pinutol ko na rin siya. At saka ngayon, pinutol ko na dito. Doon din sa likod, ganun din ang ginawa ko. Nung malaki na sila, pinutol ko rin. Para maganda yung tipiring ng ating puno. Kasi kapag di ko ito ginawa, pangit ang tipiring nito. Kaya lang, itong sangang ito, nasubrahan na siya ng laki. Kaya ngayon, ang gawin ko dito sa puno ito, itong mga sanga dito sa may bandang itaas, ay palakihin ko sila para maging proportion tong mga sanga dito sa itaas sa sanga ko dito sa ilalim. Kasi masyado na siyang malaki ito. Masyado na malaki at itong sa ibabaw ko ay maliliit pa. Kaya di ko muna to sila putulin ngayon. Pahabain ko to sila, palakihin sila hanggang tama na yung laki nila at bago ko sila putulin ulit. Para magandang tingnan ang ating puno. Kasi ngayon, pangit siyang tingnan kasi tingnan nyo. Sobrang laki nito at saka dito sa taas masyado na silang maliit. Kaya palakihin ko muna sila para maganda silang tingnan. Mga ilang taon pa siguro. Yan, dito marami din akong tinanggal dito. Ito tinanggal ko. Ito, ito. At saka doon. Tinanggal ko yan kasi masyado na silang crowded. Pangit na rin silang tingnan. Sobrang dami na sila. Yan. Yan. Ang mga sangang ito ngayon ay di ko muna to sila putulin. Hayaan ko lang muna siyang pangitingnan. Ayan. Ang importante na yung trunk natin at saka yung mga primary branches natin at yung mga sanga na dapat na palakihin ay lumaki pa. Para gumanda silang tingnan. Kasi kapag inuna natin yung kanopi natin, di tayo makagawa ng magandang klaseng bonsai. Unahin muna natin yung trunk natin, yung mga sanga natin na palakihin na proportion na siya sa kanyang trunk bago natin itrin yung ating canopy. Padali lang naman yung gawin. Ang pinakamatagal itong paggawa ng ating mga sanga. O yan. Ikot lang natin.
kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like, share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matuto magbonsai. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa mga susunod kong gawing video. Salamat sa panonood.